It would be wise for you to consider marrying Li Wei. Anak siya ng business partner ko, Ariana. And I'm telling you, wala kang pagsisisihan kapag siya ang napangasawa mo. Pupunta sila bukas para bisitahin ka at formal na i-anunsyo ang engagement ninyo. Malumanay, ngunit puno ng otoridad ang boses ng ama ni Ariana habang nakangiti ito. Paba! Naisatinig na lamang ni Ariana at hindi niya magawang sabihin ang gusto niyang iparating. Tama anak, mabait ang batang iyon at kailangan sundin mo ang nakagawiang tradisyon. Sigunda ng inay niya. Isang Filipina half-blooded Chinese si Ariana. Isa sa mga maimpluwensyang tao ang ama niya. Mula sa ilalim ng lamesa, mahigpit na kumuyom ang kamao ng dalaga. Yumuko siya at hindi na umimik pa. Masakit ang loob, tinapos niya na lang ang pagkain. Hindi man lang tinanong ng mga magulang niya kung gusto ba niyang magpakasal. Isa pa, wala pa sa isipan niya ang maikasal kahit kanino. Higit sa lahat, hindi pa siya nagkaka-boyfriend. Gusto pa niyang ma-experience ang ma-in-love. Sa edad kasi na 25 anyos ay wala man lang tumangkang manligaw sa kanya dahil na rin sa takot ng mga ito sa kanyang ama. We've known the Li family for years and I've been thinking that it would be beneficial for our families to strengthen our ties. Baba, naiintindihan ko po ang importansya ng ating tradisyon. Pero ang pagpapakasal sa taong hindi ko pa nakita, mahirap po. Isa pa, paano kung sadista ang Li Wei na yun? Napabuntong hininga ang ama niya. Sa hitsura ng mukha nito, alam ni Ariana na hindi ito makikinig. Ariana, Li Wei is a respectable young man. And this union would secure a prosperous future for you and our family. Huwag mo akong hintayin na magalit, Ariana. Balang araw, magpapasalamat ka rin sa akin. Hinuli ng ina niya ang kanyang kamay tsaka ito pinisil. Makinig ka sa baba mo. Paniwalaan mo kami dahil kami ang higit na nakakaalam, Ariana. Parang gusto na lamang umiyak ni Ariana sa sandaling iyon. Wala na talaga siyang kawala. Alam niyang bukod sa dominante raw ang Li Wei na iyon, usap-usapan din na babaero ito. Kinabukasan, maagang umalis si Ariana para pumasok sa trabaho. Isa siyang veterinarian doctor at may sarili na rin siyang klinika. Isa ang kaibigan niyang si Rosie ang nakakasama niya sa kanyang klinik. Yan kasi, ang hirap kasi sa inyong mga mayaman. Ang hihilig niyo sa mga arranged marriage thingy na yan. Paano kung yakuza pala yung si Li Wei na yun? Eddie, tigok ka! Pagtatalak pa ni Rosie nung lunchtime niya. Napahalukip-kip siya at saka nagpakawala ng buntong hininga. Ast! Kaya nga, kilala mo ako, Rosie. Alam mo kahinaan ko. Ayoko sa mga abusadong lalaki at saka ayoko rin ng lalaking kagaya ko ang estado sa buhay. Mas gusto ko pa ng mahirap, at least may peace of mind ako. Mamahalin pa ako ng totoo. Dahil sa sinabi niya, tumango-tango si Rosie bilang pagsang-ayon na rin ito. Tama, pero sa sitwasyon mo, malabo na mangyari. At wala ka ng kawala. Pananakot pa nito. Huwag mo nga akong takutin. Nag-aalala at bumahid ang lungkot sa mga mata ni Ariana. Sandali pa ay umaliwalas ka agad ang mukha nito na aning mo'y nakaisip ng ideya. Tama! May paraan pa naman! Saglit na tumigil mula sa paghigop ng kape si Rosie habang may pagtatakang tumitig kay Ariana. Isama mo ako sa inyo! Ha? Ayoko nga! Nasamid na ibulalas ni Rosie. Hinuli ni Ariana ang kamay ng kaibigan at saka nagpa-puppy eyes na naman ito. Please! Pretty please, Rosie! Iligtas mo ko. I'll promise, hindi nila malalaman. Napalunok ka agad si Rosie at saka pinitikan sa noo si Ariana. Loko ka? Sure ka na ba dyan sa desisyon mong yan, Ariana? Baka kasi papakulong pa ako ng tatay mong big time. Hindi no. Isa pa, sa lugar ninyo gaganapin ang medical mission. O diba? Ako nang papalit sa naka-assign at ako ang bahalang kakausap kay Mr. Chen. Napabuga ng hangin. Wala na rin maisabi pa si Rosie. Mukhang mapilit talaga si Ariana. Kinagabihan, sinalubong siya ng kanilang katulong. Nakangiti ito sa kanya ng malawak at saka bumati rin. Nang tuluyan na siyang nakapasok, nadatnan niya ang kanyang mga magulang na may kausap na bisita. Tutuloy na sana siya sa kanyang silid nang tawagin siya ng kanyang ama para harapin ang kanilang bisita. Ariana, anak! Come here! Lumapit siya sa kanyang mga magulang at saka umayos ng upo sa tabi ng mga ito.
kaagad na umaliwanas ang mukha ng mag-asawang kausap ng daddy niya. She is Ariana, my daughter. Ariana, sila ang parents ni Li Wei. Paglalahad ng ama niya. Tumango siya sa mga ito tsaka ngumiti ng totoo. Good evening. Pagbati niya sa mga ito. Hinuli ng ginang ang kanyang mga kamay, bagay na hindi naman niya ikinapalag. You're such a beautiful Ariana. Maswerte ang anak ko at ikaw ang mapapangasawa niya. Nakangiti at hintong wika ng ginang tsaka inabot kay Ariana ang isang kulay blue box. It's my gift, Ariana. Maliit lang na bagay iyan, pero sana magustuhan mo. Napatitig ang dalaga sa hawak niya. Nang buksan niya iyon ay nanlaki ang kanyang mga mata nang tumambad sa kanya ang diamond necklace. Alam niyang hindi siya pwedeng tumanggi sa regalo na iyon, pero hindi niya kayang tanggapin iyon dahil sa sobrang mahal. Tita, hindi ko po matatanggap to. Aniya tsaka ibinalik sa ginang ang hawak niya. Ngumiti sa kanya ang ginang tsaka muli nitong ibinalik sa kanyang mga kamay ang box. Don't refuse it, iha. Iyan ang tradisyon, and besides, magiging isang pamilya na tayo kaya tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo bilang fiancé ng anak ko. Sumikip ang puso. Napilitan na tinanggap ni Ariana ang bagay na iyon. Sa mga oras kasing kaharap niya ang mga bisita, pansin niyang wala roon ang lalaking mapapangasawa niya. Hindi niya alam pero tila dismayado siya at wala ang fiancé niya. May business trip daw kasi itong pinuntahan kaya hindi niya ito makikita. Nahihirapan siyang tanggapin na tuluyan na nga siyang matatali sa lalaking hindi niya gusto at hindi pa niya nakikita. Nakangiti at masayang masaya ang ama niya dahil nalaman itong pumapayag siya sa kagustuhan ng mga ito. Hindi nila alam, pilit at lihim na nasasaktan ang kalooban niya. Nang sumunod na araw, ay mabilis na napapayag ni Ariana ang kanilang clinical head department. Ninong kasi niya ito at tinuring na ama bagay para pumayag itong siya ang pumalit sa assigned vet. Manganganak kasi iyon at nagkataon pa na nagkasakit din. Sigurado ka naman riyan, Ariana. Baka mamaya, mas gugustuhin mo pang bumalik ng Makati. Paniguradong usisa sa kanya ni Rosie. I am 100% sure, Rosie, my dear friend. At saka, pagkakataon na oh. Pumayag na sila daddy at mommy sa pakiusap ko. Aayaw po ba ako? Kaya tara na! Let's go, okay? Ang totoo ay dahil pumayag ang ama niya na sumama siya ay dahil nagsinungaling siya rito. Ang paalam niya ay 3 araw lang siyang mawawala at babalik din kaagad pagkatapos ng medical mission nila. Natawa siya sa sinabi ng kaibigan. Desidido na siya. Sasama siya rito. At isang paraan ang naisipan niya. Tinanggalan niya ng SIM ang kanyang mobile phone nang hindi na rin siya makontakt ng ama niya. Ikaw ang bahala. Basta walang sisihan kapag malibing sa putikan niyang 5 inches high heels mo. Diyos mo naman, Ariana. Bukid ang pupuntahan natin. Hindi yun rampahan. Nandyan ka naman. You can catch me if I fall. Pabiro pa nitong sagot bagay na ikinailing-iling ni Rosie. Natawa pa ito kalaunan at saka nagbiro. Ayoko nga. Ipapasalo na lang kita sa pinsan kong amoy araw. Pagkuway, inipit ni Ariana ang ilong na parabang may naaamoy itong balansa bago sumimangot. Naku, yan ang huwag mong gagawin. Buti sana kung pogi at may 6-packs abs yun. Kahit pa na lumagapak kami sa putikan, ayos lang. Nagtawanan silang dalawa pagkatapos niyang sabihin iyon. Iyong mga kasamahan nila parabang may sarili ring mundo. Kani-kaniyang mga pwesto sa sakay na eroplano. Samantala, kahit na mainit na ang araw, ay sige ng sige pa rin sa pagkuliglig sa kalagitnaan ng malawak na palayan si Cole. Maputik, bagay para mamwersya ang kanyang mga braso. Nabasa na rin ng pawis ang suot niyang manipis na jacket. At mula sa di kalayuan, dinig na dinig niya rin ang boses ng tatay gamong niya. Cole, tama na yan! Tanghali na! Kumain ka na muna! Sinenyasan niya ang matanda bagay para tumuloy ito sa kubo. Nang mapatay na ng binata ang makina ng kuliglig, ay tinungon niya ang kubo nang makapagpahinga na rin siya. Sa susunod na linggo kasi ay taniman na, kaya hindi niya sinasayang ang oras. May oras pa naman. Huwag ka masyadong magpapagod at mahirap ngayon magkasakit. Uso pa namang sakit ngayon ang dengue at yung bird flu. Naulinagan niya ang wika ni Tatay Gamong. Natawa si Cole. Tay, ayos lang ho. Isa pa,
Wala naman akong ginagawa. Sa ganun, makakatipid ba tayo? Pagbibiro pa niya. Siya nga, kumain ka na muna. Mamaya ay darating na si Rosie. Pinakiusapan ako ni Amelia, sunduin mo raw. Ngumiti habang sumandok ng kanin si Cole. Halos 2 taon na rin simula nang hindi umuwi si Rosie. At daig pa nito ang nasa abroad. Madalang pa magpadala sa mga magulang niya. Bakit ba raw umuwi? Akala ko ba doon na siya titira sa Maynila? Seryoso at napaangat ang kilay niyang usisa sa matanda. Umiling si Tatay Gamong at saka ito tumabi sa kanya. Nailing at ipinagpatuloy na lamang ni Cole ang pagsubo. Alam niyang may pagkapasaway ang pinsan niyang iyon. At higit sa lahat, wala rin siyang karapatan na magalit dito. Kalaunan ay narinig ni Cole ang pagsambit ng tauhan niya. Naroon ito at hawak ang manibela ng kuliglig. Boss Abo! Ako na magtatapos dito! Paalam sa kanya ng lalaki. Inalukan niya ng makakain ang lalaki pero tumanggi ito. Tanaw niyang ito na ang nagmamaniobra sa gawain niya. Matagal na rin siyang nanirahan sa general, kung kaya't kilalang kilala na rin niya ang mga taong naninirahan sa lugar. Sa kilalang airport, doon naghintay si Cole sa pinsan niya. Medyo nainis na rin siya dahil hindi niya alam na matatagalan pa pala ito. Isang tricycle ang dala niya, nakasya ang 6 katao. Isang simpleng plain gray t-shirt naman ang suot niya na pinaresan niya ng maong nakupas. At para sa kanya, di baleng magmukhang unggoy, may 1,000 naman sa bulsa. Anip! Ikaw pala yan, paring Cole! San ba nga atin? May chicks ka bang hinihintay? Anas ng lalaking lumapit sa kanya. Nang tingnan niya ito, si Ador pala, kapitbahay nila at 1 tricycle driver. Huwag ka, Ador! Si Rosie ang hinihintay ko! Nang sambitin niya ang ngalan ng pinsan, natigilan at halata sa mukha ni Ador ang excitement. Si Rosie, my love? Teka pare, bakit hindi mo man lang ako in-inform? Hindi tuloy ako nakapag-gel. Bahagyang natawa si Cole. Patay na patay talaga si Ador sa pinsan niya. Kawawang nilalang, iba ang trip niyon. Matandang mayaman at madaling mamatay. Cole! Cole! Pareho silang natigilan. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang boses ng babaeng sumisigaw. Sumingkit ang mga mata niya. Si Rosie iyon. Malawak ang ngiti habang kumakaway ito sa kanya. Ngunit hindi roon nakatuon ang paningin niya. Naagaw ng magandang babaeng nakasuot ng white single suit with black tube inside ang atensyon niya. Bumagay din dito ang ayos ng kanyang buhok na nakalugay. Diretso ang tingin niya sa babaeng kasama ng pinsan niya. Napanunok pa ito. Hindi lang attractive ang babae. Cute ito at may maamong mukha. Akma niyang salubungin ang 2 ngunit kaagad na nagpresenta si Ador. Cole, ako na. Sa tricycle ko sasakay si Rosie. Sa'yo na yung iba. Nailing at hindi na lamang umimik. Isa pa, bigla siyang nahiya sa sarili. Inamoy niya rin ang sarili niya. Amoy araw pa yata siya. Nako, hindi ka pa rin nagbabago. Si Cole ka pa rin. Pambobola pa ni Rosie nang makalapit ito at matapos siyang yakapin. Siya nga pala. Si Ariana, kaibigan ko. Ano siya? Katulad ko rin, veterinarian. Presenta ni Rosie sa babaeng nakangiting nakatitig sa kanya. Napangiti siya. Bumaba ang tingin niya sa sapatos na suot ng dalaga. Ayos pa at nagsuot ito ng high heels samantalang maputik ang daanan nila. Kalaunan, bigla siyang naasiwa sa pagtitig ng dalaga. Para bang ngayon lang yata ito nakakita ng gwapong katulad niya. At nagpapakyut pa nga. Tumango siya kay Rosie habang si Ador naman ay lumulutang na sa kawalan ang isipan kakaisip sa pinsan niya. Diyan ba tayo sasakay, Rosie? Umangat ang kilay. Nginisihan ni Cole ang dalagang kaharap. Oo, dito nga. Kaya sakay na. Hindi lang kayo ang importanteng tao sa mundo. Pamimiloso po niya sa hindi malamang dahilan. Turn off. Hindi niya gusto ang ugali ng babaeng ito. Iniinsulto pa yata siya. At mukhang anak mayaman ito. Sa tricycle ni Ador, nakisakay si Rosie habang sa kanya naman ang dalaga, pati na rin ang 3 kasamahan nito. Habang nasa biyahe, humigpit ang pagkakahawak ni Ariana sa sling ng kanyang bag mula nang hindi pa siya nakasakay sa tricycle. Kinabahan siya at natakot din na baka bigla na lamang iyong tumambling. Pero kalaunan ay napangiti siya dahil sa mga tanawin na nakikita niya.
Dagdag pa, nagwapo ang driver niya. Iyon nga, medyo suplado ito at napakaseryoso pa. Lihim siya roong tumitig tsaka simpleng ngumiti. Attractive ang binata kahit luma at simple ang suot ito. Bagay din dito ang kulay kayumanggi nitong kutis. Tipo ng lalaking gusto niya. Buti na lang din, hindi niya kasabay si Rosie dahil sigurado siya, masisira ang moment niyang imaginin ang lalaking kasama. Tumikim siya at pigil ang hiningang nagtanong sa binata. Malayo pa ba tayo? Malapit na. Tipid na sagot ng binata, bagay para ngumiti siya ng pilit. Hindi na siya tumangkang tanungin pa ulit ito. Mukhang matutuyuan siya ng laway kapag ito ang kasama niya. Hindi man lang napansin ang beauty ko, inokrayan po talaga ako. Sa isip-isip niya. 15 minutes, ang kalkulasyon niya bago sila tuluyang nakarating sa lugar na pupuntahan. Malikabok, maingay at hindi gaanong kalakihan ang mga kabahayan. Kaagad na napalunok ng kanyang laway si Ariana. Malayong malayo sa nakagisnan niyang lugar ang napuntahan niya. Subalit alam niyang makakaya niyang tumira roon. Bumaba ka na, miss. Dito na lang ninyo hintayin si Insan. Naulinagan niyang wika ng binata. Nang titigan niya iyon, nakasimangot ito. Kanina akala niya may lahing overseas ang binata. Napaka-perpekto kasi ng mukha nito at malayong malayo sa hitsura ng isang mahirap. Uy! Cole! Sino mga yan? Panitang usisa ng babaeng may maiksing shorts. Hindi naman ito gaanong kagandahan pero mataray ang itsura nito. Kasamahan ni Rosie, galing Maynila. Walang kangiting-ngiting sagot ng binata. Lumapit ang lalaking kasamahan ni Ariana. Nakangiti ito sabay lahat ng kanyang kamay. Good morning po, kami ang mga pinadala na mag-conduct ng medical mission sa lugar ninyo. Ako nga pala si Dr. Anthony Cuerva. Sila mga kasamahan ko, si Ariana at si Boyet. Napanganga ang babaeng kaharap nila. Nilapat kay Ariana ang tingin nito at saka walang paalam na hinuli ang braso ni Cole. Bahagyang napataas ang kilay ni Ariana. Pansin na pansin niya ang iritableng mukha ng binata. Kung ganun, kailangan ninyong puntahan si Cap. Seryosong wika ni Cole bagay na ikinatango ni Anthony. Kalaunan ay dumating na rin si Rosie. Base sa pagmumukha nito ay inis na inis ito sa lalaking kasama. Gustong matawa ni Ariana. Pansin na pansin niya na may namamagitan sa dalawa. Dangya ka? Umalis ka nga at baka hindi na kita matansyador. Sisipain na talaga kita. Galit na naisambit ni Rosie. Nakangising pilyo lamang ang lalaki bago ito nagpaalam. Si Cole naman ay paalis na rin ngunit pinakiusapan nito ni Rosie na dalhin ang kanilang mga gamit ni Ariana since ngayon lang naman sila muling nagkita na magpinsan. Iyong babaeng grabe kong pumulupot ng yakap kay Cole ay naiwan na inis dahil sinita ni Rosie. Lihim na napakagat labi si Ariana. Titig na titig siya sa maugat na braso ni Cole nang kargahin ito ang kanilang dalang maleta at kulang na lamang ay lumutang siya sa ulap. Kaka-imagine sa matipuno nitong katawan. Uy! Paghunos dili ka, Ariana! Kailan ka pa natutong lumandi, ha? Mapanuksong bulong ni Rosie sa kanya, bagay para matigilan siya at napadilat ang kanyang mga mata. Hindi ah! Grabe ka! Hindi naman kasi ganun! Nauutal niyang depensa. Natawa na lang din sa reaksyon niya si Rosie. Tsaka nito binalingan ang mga kasamahan. Maging ang mga ito ay natawa rin at ngumiti ng mapanukso. Hindi gaanong kalakihan ang bahay nila Rosie pero nakaramdam ng saya at kaginhawaan si Ariana. Sa kwarto ni Rosie, doon din ang tulugan ni Ariana. Habang iyong apat na kasamahan nila ay may kubo na tinuluyan at pagmamay-ari raw iyon ng binatang si Cole. Welcome na welcome siya sa pamilya ng kaibigan niya, bagay na ipinagpasalamat niya rito. Kinabukasan, maaga pa lamang preparado na ang mga gamit ng team nila, Ariana. Nauna na rin sa venue ang kanilang kasamahan. Nakatali ang kanyang buhok habang suot niya ang kanyang uniforme na isang lab coat with pockets. Hello everyone! Makinig kayo! Libre lamang po ang mga gamot at libreng check-up na rin para sa mga alaga ninyong hayop. Sigaw niya mula sa hawak ng megaphone. Nagkumpulan ang mga taong naroon. Kanya-kanya na rin ang pwesto at linya. Ma'am Beautiful, pwede ba rito i-check-up ang taong may sakit? Masama kasi ang pakiramdam ko, may sipon ako at ubo.
Tanong ng matandang babae nang maupo ito sa upuan. Napangiti at malumanay ang tinig na sinagot ni Ariana ang matanda. Nay, hindi po. Pasensya ka na po ha, pero para sa mga hayop lang po kasi ang dala naming gamot ngayon. Pero mamaya po, titingnan ko lang at baka may dalang gamot si Rosie para sa sipon at tubo. Tumango ang matanda at saka ito tumayo at nakangiting nagpaalam kay Ariana. Napakagat labi na sundan ng dalaga ang papalayong matanda. Ano raw ang kailangan? Tanong sa kanya ni Dr. Anthony. Nagtatanong kung pwede ba raw siya i-check up. Siya, doon na lang muna ako, Doc. Sagot at paalam niya sa kasamahan niya. Tumabi siya kay Rosie at may ngiti sa labi habang kinakausap niya ang mga taong lumalapit sa pwesto nila. Naramdaman niya ang bahagyang pagsiko sa kanya ni Rosie bagay para sumimangot ang mukha niya dahil abala pa siya sa pag-check ng information. Bes, tingnan mo si Insan. Kulang na lang tutunawin kanya sa titig. Pili ang bulong nito sa kanya. Kunot noo, kaagan niyang hinanap ng paningin ang binata. Dismayado, tinawanan pa siya ni Rosie. Ikaw talaga, napaghahalataan ka masyado. May gusto ka sa pinsan ko, no? Pang-aasar pa nito. Umakyat ang dugo ni Ariana at tumigil iyon sa pisngi niya. Nagiinit ang kanyang mukha at hindi na niya malaman ang gagawin. Tumigil ka nga, Rosie. Baka iisipin nila totoo. Depensa niya. Ay sus! Ika nga, kabig ng dibdib, tulak ng bibig. Gusto niyang itago ang mukha at kutusan ang kaibigan. Wala talagang preno ang bibig nito kahit kailan. Bigla, tila yata tumigil ang mundo niya. Nasilayan niya mula sa hindi kalayuan ang binatang kanina pa niyang inaabangan. Para bang sila na lamang dalawa ang naroon. At lalo na nang humakbang ito palapit sa kinaroroon na nilang dalawa ni Rosie. Rosie, pwede mo bang tingnan si Bruno? Ayaw kasi niyang kumain. Nangangayayat pa yata. Isinuot ni Rosie ang surgical gloves nito tsaka pinupuesto ang aso ni Cole. Habang titig na titig si Ariana sa binata. Tsaka pa lamang ito natauhan nang tumikim si Rosie. Ahem! Miss Ariana, baka naman pwedeng ikaw ang tumingin dito. Ikaw ang expert sa mga aso, di ba? Kaya i-check mo na ang aso ni Cole. Tila yata na himasmasan si Ariana at isang pilit ng ngiti ang pinakawalan niya tsaka niya pinaupo sa bakanting silya ang binata. Pilit na nilalabanan ni Ariana ang panginginig ng kanyang kamay. And for Pete's sake, ngayon pa yata siya kinabahan ng matindi. Sigurado ka bang alam mo ang ginagawa mo? Usisa sa kanya ng binata. Natigilan siya. Kinunutan niya ito ng noo nang titigan niya ito. Nagkatitigan din silang dalawa. Alam ko, mister. So hawakan mo rito. Tutusok ako para sa anti-rabies ng aso mo. Aniya, tsaka hinuli ang kamay ng binata para ipahawak ang mga binti ng aso nang hindi iyon magpumiglas. Ngunit nang akmanan niyang itusok ang injection, ay nakapanya ang tiyan ng aso. Kunot noo, pinakiramdaman niya iyon. Kaagad na umangat ang kanyang kilay nang malaman niya ang dahilan. Buntis ang aso mo. Hindi rin siya pwedeng tusukin. Ang pagbabago sa kagustuhan kumain ng isang buntis na aso ay pwedeng mag-iba-iba depende sa kanyang kalusugan, edad at iba pang mga factors. Paliwanag niya sa binata. Tumitig sa kanya ang binata, bagay na ikinaiwas niya ng tingin dito. Mahalaga ang regular na pagkain at pangangailangan sa nutrisyon para sa kalusugan ng inang aso at kanyang mga anak. Patuloy niya at sabay inabot kay Cole ang vitamins para sa aso nito. Nawala ang kaninang kaba at panginginig ng kanyang kamay dahil pinalitan iyon ng kaseryosohan. Tango lang din at tipid ng ngiti ang ginawad ng binata at saka nito nilalaro-laro ang mabalahibong aso. Halos inabot na sila ng tanghalian mula sa pag-aasikaso sa mga hayop na pwede nilang pagtuunan ng pansin. Ramdam niya rin ang pananakit ng likod at batok niya. Hinilot niya iyon tsaka napangiwi. Grabe, sumakituloy mga mata ko. Di rin ako nakatulog ng maayos kagabi. Ang ingay ng mga lamok. Niereklamo pa ni Boyet. Natawa siya sa sinabi ni Boyet maging siya rin nanibago sa klima ng lugar. Nailing si Anthony at saka tinapik nito sa balikat si Boyet. Iniabot niya rito ang salon pass. Busy kasi ito dahil sa pag-aayos niya sa mga gamit ito. Salon pass mo na yan, Mr. Gillier. At least dito, masaya naman tayo sa ginawa natin. See? Marami pa tayong nakikilala rito sa lugar ng general. Ang sarap tumira dito. Pero
kailangan na rin natin umuwi. Sumang-ayon naman ang ibang kasamahan nila Ariana mula sa sinabi ni Anthony. Ngumiti ng pilit ang dalaga sa mga ito. Bukas na pala uuwi na sila at babalik na ng Maynila. Tinulungan na rin sila ng mga staff sa barangay bagay na hindi sila nahirapan sa pag-aayos at pagliligpit ng mga gamit na ginamit nila sa venue. Kinabukasan din iyon ay nagpaalam na sa kanila ang mga kasamahan nila. Uuwi na ang mga ito bagay na ikinangiti ni Ariana habang yumakap kay Dr. Anthony. Ang binata na rin kasi ang tumayo na bilang nakakatanda niyang kapatid dahil magpinsan silang dalawa. Sure ka ba, Ariana? Paano kung hahanapin ka ng dad mo? Usisa ni Anthony sa kanya nang sabihin niyang hindi siya sasama pabalik ng Maynila. Oo, sigurado ako. 1 month lang naman eh. Pero please, Anthony, huwag mong ipagsabi ang lugar kung nasaan ako. Tatawag naman ako kay mommy para sabihin na hindi muna ako uuwi. Naisagot niya rito. Tanging pagtango at isang tipid ng ngiti ang pinakawalan ng binatang kaharap. Wala nang magawa kundi hayaan sa desisyon niya ang dalaga. Umalis si Anthony at naiwan si Ariana kasama si Rosie. Natuwa at bumakas ang saya sa mukha ni Aling Amelia nang malaman nito na hindi pa uuwi si Ariana. Sa loob kasi ng 2 araw ay mabilis na nitong napalagayan ng loob ang ginang. Mabuti naman at hindi kayo bumalik sa Maynila. Namimiss ko lang kasi talagang kabanding itong si Rosie. Natawa si Rosie sa sinabi ng inay niya. Habang ang tatay ng dalaga ay nakangiting inaayusan ang bumbilya ng ilaw. Mabuti pa nga. Nang magka-girlfriend si Cole, sigurado ako na matitipuhan niya itong si Ariana, hindi ba? Segunda pa ng ama ni Rosie. Kaagad na pinamulahan ng pisngi si Ariana. Grabe kung makapagbiro ang mga magulang ni Rosie. Ang saya nilang tingnan. Bagya siyang natigilan nang kalabitin siya ng kaibigan. Pagtitig niya rito, ngumuso iyon. Kinunutan niya ito ng noo bagay para hawakan ni Rosie ang baba niya upang iharap sa taong tinutukoy nito. Si Cole iyon at kausap ang isang matandang lalaki. Gusto mo ipasyal kita sa baryo o kaya sa palaya ni Cole? Akong bahala, basta sumunod ka lang. Nakangising wika ni Rosie. Kaagad na pinamulahan ng mukha si Ariana, lalo nang magtawanan ang mga magulang ng kaibigan niya at tinutukso pa siya ng mga ito. Ariana, iha, ano bang trabaho ng mga magulang mo? Usisa ni Aling Amelia nang magpresenta siyang tulungan nito sa gulay na lulutuin ito. Kinabahan, napalunok si Ariana. Kailangan niyang magsinungaling. Ayaw niyang mag-iba ang tingin sa kanya ng mga magulang ni Rosie kapag sinabi niya ang totoong estado niya sa buhay. Sa palengke po, tindera ng mga isda. Kaya nga ho ako nakapagtapos ay dahil sa sipag nila at syaga. Nauutal at pagsisinungaling pa niya. Ganun talaga, iha. Walang hindi kayang gawin ng isang magulang. Makapagtapos lamang ng pag-aaral ng mga anak. Gaya ninyo ni Rosie, alam mo ba na kahit pasaway ang batang iyan? Ay nagpapasalamat pa rin ako dahil nagbunga ang paghihirap namin ng tatay Ronaldo niya. Nagkatinginan silang dalawa ni Rosie at pilit na ngiti ang pinakawalan niya dahil nangilid sa kanyang mga mata ang luha. Naisip niya kung naging proud rin ba kaya sa kanya ang mga magulang niya. Oo nga po, masaya rin ako dahil tinanggap po ninyo ako rito. Tinuring ninyo po akong parang tunay na anak kaya hindi ko po mapigilan maging emosyonal. Nginitian siya ng ginang tsaka nito hinugasan ang labanos at isdang bangus. Huwag mo na yun isipin pa. Ang importante, masaya ka kasama namin. Kung pwede nga lang eh, dito ka na lang tumira. Ni talaga? Tanging ani ni Rosie tsaka nagpatuloy. Ang drama natin ah, baka mamaya magiging MMK sinabaw na bangus ang ganap niyang niluto mo. Natawa si Aling Amelia maging si Ariana rin ay natawa dahil sa sinabi ni Rosie. Hindi na bago kay Ariana ang ugali ni Rosie. Kilala niya ito, palabiro at pilya kung minsan. Nang sumunod na araw, gumawi sa palayan si Ariana. Hindi kalayuan mula sa bahay nila Rosie ang palayan na iyon. Bagay na tanaw niya ang mga kabahayan sa dulo. Si Rosie rin ang nagsabi sa kanya na naging trabaho ni Cole ang magtanim ng palay at ang malawak na palayan na nakikita niya ay pag-aari ng binata. Napangiti siya ng pagmasdan ang kapaligiran. Tumuntong siya sa pilapil tsaka maingat na naglakad. Nakabistida pa naman siya at kulay puti pa iyon. Kaagad na tumambol sa kaba ang puso niya at nagsimula iyong magwala. Naroon si Cole, nakaupo sa dulo habang nakatingin sa mga tauhan nito.
Ahem. Pagtikim niya bagay upang lingunin siya ng binata. Muling dumilim ang mukha nito tsaka nagkasalubong pa ang mga kilay. Welcome ba ako rito? Tanong niya rito. Tumayo si Cole. Pinagpag nito ang suot na pants habang nakatitig sa kanya ng seryoso. Maputik dito. Delikado rin. Isa pa, nakabistida ka. Sagot ni Cole sabay tungga ng mineral water tsaka uminom. Nawala ka agad ang ngiti sa labi ni Ariana. Napatitig siya sa sarili. Oo nga naman, bakit kasi hindi niya naisip yun? Ganun ba? Kung ganun, okay lang pala kung lagi-lagi akong pupunta rito. Biglang naibuga ni Cole ang tubig na ininom nito at napaubo-ubo pa. Kaagad naman lumapit sa binata si Ariana para hagudin ang likod nito. Naku, pasensya na talaga. Pasensya ka na. Natataranta niyang sabi. Umiling si Cole at aksidente natapilok naman si Ariana. Nanlaki ang mga mata. Naramdaman na lamang ni Ariana ang malaking braso ng binata na pumulupot ng yakap sa kanya. Akala niya babagsak na siya sa putikan pero sa ibabaw ng binata siya bumagsak. Tumalsik ang putik sa kanyang mukha bagay na ikinadura niya at pilit na bumangon mula sa ibabaw ni Cole. Tanging pag-ungol ang narinig niya kay Cole. Nataranta siya at kaagad na napatayo. Gosh, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Natataranta niyang sabi sabay pinipilit na inalis ang putik sa kanyang mukha. Nagtangis ang panga. Bumangon si Cole. Naligo siya sa putik dahil pareho silang bumagsak sa hindi pa nataniman na parteng bahagi ng palayan. Ayos ka lang ba? Usisa sa kanya ng binata. Natigilan mula sa pagpupunas ng mukha si Ariana. Tila yata concerned pa si Cole kaysa magalit ito sa kanya. Her heart quietly rejoiced and flattered. Tumango siya sa binata tsaka nilapitan ito. Ikaw ba? Ayos ka lang? May masakit ba sa'yo? Usisa niya at pinakita niya sa binata ang pag-aalala niya. Sinilip niya ang braso ni Cole. Hinayaan naman siya ng binata. Tsaka ito tumikim. Kailangan mo yatang ayusin ang suot mong damit. Ani Cole at napakamot ito sa noo. Kaagad na tinignan ni Ariana ang kanyang sarili. Noon niya lang napagtanto. Napunit pala ang damit niya at kita ang kulay pula niyang bra. Nangamatis ang pisngi. Tila yata hindi na niya magawang ihakbang ang kanyang mga paa dahil sa hiya. Hindi kaagad dinalaw ng antok si Cole. Pasado alas 10 na ng gabi pero heto siya, mulat na mulat. At mukhang hindi siya makakatulog. Tila kasi sirang plaka kung pabalik-balik ang imahe ng dalaga sa gunitan niya. He do imagined Ariana's beautiful face. Even her smooth skin that touched his hand. Sa katunayan nga, hindi pa niya hinugasan ng kamay niyang iyon. Sa loob kasi ng mahabang taon na nabuhay siya sa mundo, ngayon lang siya nakaramdam ng ganoong klaseng pakiramdam. Hindi ka makatulog. Iniisip mo pa rin ang dalagang yon. Naulinagan niyang wika ni Tatay Gamong. Napangiti lang siya, tsaka muling nahiga at ginawang unan ang sariling braso. Tay, sa tingin ko ho, nahanap ko na ang babaeng mamahalin ko. Nakangiting aniya. Nailing habang nakangisi ang matanda dahil sa sinabi niya. At muli siya nitong pinaalalahanan kung ano ang totoong siya. Hindi ko nakakalimutan yan, Tay Gamong. Masaya lang ako. Alam kong naiiba siya sa lahat. Dahil sa naging sagot niya, hindi na muling nagsalita pa ang matanda. Kinabukasan, maaliwalas at kapansin-pansin ang sigla ni Cole na mapansin iyon ng mga kasamahan niya. Nagpapatubig siya sa palayan niya sa mga sandaling iyon. Natawa siya, hindi niya maintindihan ang mga ito. Big deal sa kanila ang pagngiti niya. Nako, tumama yata sa loto si boss mo. Blooming na blooming. Kantsaw ng isa sa mga trabahador niya. Nailing habang nakangiti siya. Hinubad niya ang suot niyang damit tsaka niya iyon ipinatong sa kanyang balikat. Tumulong na rin siya sa kanyang mga trabahador para mas mapadali ang mga gawain ng mga ito. Samantala, maaga pa lamang, nadatnan na ni Ariana si Rosie na nagbabalot ng pagkain. Kakagising pa lang niya at napahimbing ang tulog niya. Pumwesto siya ng upo sa tabi ni Rosie tsaka kumuha ng isang piraso ng pandesal. Hindi mo ko ginising. Natulungan na sana kitang maglinis. Bungad niya bagay na ikinangisi ni Rosie.
Itinabi nito ang nakasupot tsaka iniabot sa kanya ang umuusok pa na kape. Samahan mo na lang ako mamaya sa palayan. Ihahatid natin itong mga to kay Cole. Napatigil. Kaagad na umaliwalas ang mukha ni Ariana. Lumawak ang ngiti sa labi nito at gumuhit sa mukha ang excitement. Simpleng damit lamang ang isunot niya at siniguro niyang hindi na siya muling makikitaan pa ng binata. Nahiya na rin siya dahil naging lampa siya sa harapan nito. This time gusto niyang magpapansin kay Cole. Desperada na nga siya. Sigurado ka bang hindi girlfriend ni Cole yung babaeng dumikit sa kanya? Baka mamaya sumugod yun. Natawa si Rosie dahil sa sinabi niya. Naroon sila, maingat na naglalakad sa gitna ng pilapil at bitbit niya ang katamtamang laki ng basket na ang laman ay pagkain ng binata. Si Aling Amelia ang nag-utos sa kanila na dalhan ng makakain ang binata dahil busy si Tatay Gamong at hindi maganda ang pakiramdam nito. Bagay na ikinatuwa ni Ariana nang sa muli ay makikita niya ang binata. Teka, kuhaan mo ako ng picture! Pagsandali niya kay Rosie tsaka inabot sa kaibigan ang phone na dala. Tumalima naman ang dalaga tsaka siya kinuhanan ng litrato. Malapad ang ngiti, nakasave iyon sa gallery. Sandali, may nakalimutan ako Ariana. Hindi ko pa pala nalock ang pinto. Wala si na Itay at Inay sa bahay. Ikaw na muna ang bahala maghatid ah. Susunod ako, promise! Wika ni Rosie bagay na ikinatigil niya. Nakaramdam siya ng hiya na pinaghalong kaba. Siya lang mag-isa ang pupunta at malamang hindi nag-iisa sa palayan ang binata. Taniman pa naman at baka pag-isipan siya ng hindi maganda. Don't worry, sa kubo ka tumuloy. Doon sa gitna ng palayan, may kubo roon. Doon mo hihintayin si Cole. At sabihin mo na may ginawa lang ako. Dugtong ni Rosie. Pinamulahan siya ng mukha tsaka nilakasan ang loob. Siguraduhin mo lang ha. Lagot ka talaga sa akin kapag nalaman kong nagsinungaling ka. Nakanguso niyang sagot bagay na ikinangiting tumango ni Rosie. Naikagat ni Ariana ang kanyang ibabang labi tsaka sinundan ng tingin ang papalayong kaibigan. Tinahak niya rin ang kubo kung saan nakapwesto ito sa gitna. Hindi siya sanay kaya ingat na ingat siya habang tinatahak ang pilapil. Nakasalubong niya ang dalawang lalaki na tansya niya ay parehong nasa 50s na ang edad. Malapad ang ngiti ng mga ito nang makasalubong siya. Magandang araw ho sa inyo. Kamusta po kayo? Pagbati niya. Ayos na ayos, iha. Lalo na at kasing ganda mo ang umaga. Tugon ng matabang lalaki. Natawa siya rito at nagpresenta ang isa na tulungan siya pero maagap siyang tumanggi. Ang swerte naman ni Cole at may tagahatid siya ng pagkain. Mas lalo ng iyong ganadong magtrabaho. Wika ng lalaki bagay na ikinangiti ni Ariana tsaka pinakapalan ang mukha. Natuwa ang mga ito nang itanong niya kung bagay ba sila ng binata. Nagustuhan niya ang naging tugon ng dalawang lalaki. Kaya mas lalo lamang lumakas ang loob niyang lapitan si Cole. Nalaman niya rin na hindi pa pala nagkanobyo ang binata dahil nakatuon lang ito sa trabaho. Ang katangian ni Cole ang hinahanap niya sa isang lalaki na kahit mahirap lang ito pero nagpupursigi sa buhay. Puno ng kantsawan at biruan habang nagtatanim ang mga tauhan ni Cole. Kanina pa siya tinutukso ng mga ito pero binabaliwala lang niya iyon. Naku, mukha magkakatotoo ang hula ni Iseng! Iyon si Ma'am Doktora oh! Napangusong wika ng babaeng may kapayatan, nagtatanim iyon. At si Iseng ang asawa nito. Busa mo! Si maganda oh! Mukhang ikaw ang pinunta niya! Nilingon kaagad ni Cole ang taong sinabi ng mga ito. At hindi siya nagdalawang isip na kaagad ni sinalubong ang dalaga para ito ay tulungan. Bahagyang ngumiti sa kanya si Ariana at kinuha niya mula rito ang basket nitong bitbit. Actually, si Rosie ang nagdala niyan pero pinaunan niya lang ako. May kukunin lang daw siya sandali at susunod na lang din siya. Wika ng dalaga nang tingnan siya nito sa kanyang mga mata. Isang seryosong tingin ang ginawad niya sa kaharap tsaka ito pinasalamatan. Sa kubo ka muna tumuloy. Mainit na rin dito. At isa pa, hindi pa naman ako gutom pero salamat na rin sa pagkain. Tinanguan siya ng dalaga bagay na ikinatikhim niya at lihim na natuwa. Makalipas ang oras, panaynakaw ng tingin si Ariana sa binata. Pasimple niya rin itong kinukuhanan ng litrato tsaka nangingiting pinagmamasdan ang larawan nito. Diyos me, ang gwapo niya. Lord, siya na lang sana ibibigay mo.
ayos na po siya para sa akin. Naidalangin niya sa isipan. Naroon ang binata, tinutulungan ng mga kasamahan nito. Napalunok, hindi niya maiwasang pagpantasyahan ang binata. Ako, ang green ang isipan ko. Epekto yata ito ng panunood ko ng teledrama. Naisatinig niya at tila timang nang umingiti habang nakalumbabang nakatitig sa binata. Bigla siyang natigilan, nanlaki rin ang kanyang mga mata nang lingunin siya ng binata. Nahuli siya nitong nakatitig bagay para mataranta siya. Humakbang palapit sa kanya ang binata at mapunukso itong umisi. Inabisuhan ni Cole magpahinga muna ang mga trabahador, bagay na ikinasunod ng mga ito at kanya-kanya ng pwesto at saka nagpaalam na umuwi. Hindi ba sila kakain dito? Dinamihan pa naman ni Aling Melia yung pagkain. Ani Ariana nang bumalik sa kubo ang binata. Pawisan, kaagad na hinubad ni Cole ang suot nitong damit tsaka iyon isinampay. Dahil sa ginawa ng binata, hindi maiwasang mapatitig doon ni Ariana kahit anong tigil niyang huwag titigan iyon. Mauna na pala ako. Mukhang hindi rin susunod si Rosie eh. Nauutal na wika ni Ariana. Mariing pagtawa ang sinagot ng binata. Ito na rin ang kusang naglapag ng mga dala niyang pagkain sa ibabaw ng mesa. Tapos na ang trabaho nila, Ariana. Huwag ka na rin mag-alala. Hindi naman kita lalapain kung iyon ang ikinatatakot mo. Uy, hindi ah. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano kasi? Hintong sagot niya tsaka napatikom na lamang ng bibig. Natawa sa kanya si Cole. Binigyan siya nito ng tipid ng ngiti tsaka nagpalit din ng damit. Ano bang trabaho ng mga magulang mo? Pumayag ba sila na magbabakason ka? Usisa sa kanya ni Cole, bagay na ikinatitig niya rito tsaka pilit ng ngiti ang sinukli niya. Tindera ng isda mga magulang ko, at tsaka pumayag na rin sila. At tsaka sa susunod na buwan naman babalik ako ng Maynila. Nakangiti niyang sagot dito. Tumango si Cole, wala na rin siyang nagawa nang alukin siya nitong kumain. Hindi niya alam paano kakilos gayong nakatitig lang sa kanya ang binata. Hindi na yata ito kumukurap. Nang matapos silang kumain, inaya siya ng binata maglakad. Sa isang bukirin sila nagtungo. Hindi iyon kalayuan mula sa kubo dahil tanaw na tanaw mula sa pwesto nila ang buong palayan. Sa mayabong at malaking puno ng akasya sila pumwesto dahil may upuan doon. Ang gaganda ng mga tanawin dito sa lugar ninyo. Manghang-manghang wika niya. Ngumiti lamang si Cole tsaka ito bumuntong hininga tsaka nag-unat ng kanyang mga kamay. Mas maganda ka sa mga tanawin na yan. Nabihag mo nga ako. Makahulugang wika nito. Nakatulala at tila napipe si Ariana. Napigiyata siya mula sa sinabi ni Cole. Tumikim si Cole. Bahagya rin siyang nagulat nang hagilapin ng binata ang kamay niya at pinisil iyon. Naikagat niya ang kanyang ibabang labi at pilit na kinakalma ang pagdagundong ng puso niya. Nagwawala iyon dahil sa kakaibang pakiramdam na bagong-bago sa kanya. Cole, may nobya ka na ba? Lakas loob na itanong niya. Kunot noo, gumuhit sa labi ng binata ang pilyo nitong ngiti. Ako nga dapat ang magtanong niyan sa iyo eh. Nakangiting sabi ni Cole. Naikagat ng dalaga ang kanyang ibabang labi tsaka natawa pa. Kung ganon, kahit pala na magkagusto ako sa iyo, walang mga away sa akin. Dahil sa sinabi ni Ariana ay hindi napigilan ni Cole ang matawa. Malakas talaga ang loob ng dalagang kaharap. Ihahatid na kita, mukhang uulan ngayon. Tanging na isambit niya para ilihis ang pinag-uusapan nila ng dalaga. Hindi sa wala siyang gusto sa dalaga, pero hangga't maaari ay rerespetuhin niya ito at hindi gagawa ng hakbang na ikagagalit sa kanya ng tiyahin niya. Kanina na rin siya nagpipigil ng nararamdaman, pero hindi siya ang tipo ng lalaki na pagsasamantalahan ng pagkakataon. Para sa kanya, kukunin niya sa tamang proseso ang babaeng magugustuhan niya. Ang ligawan nito at titiyakin na hindi masasaktan. Dismayado, pansin na pansin ang pagiging matamlay ni Ariana nang umuwi ito. Inihatid siya ni Cole pero hindi na siya nito kinausap pa. Naisip niya tuloy na turn off ito dahil sa pagiging desperada niya. Gusto niya tuloy batukan ang sarili. Nahihiya na rin siya at wala na siyang mukhang maiharap sa binata. Sigurado siya, mas lalo lamang siyang hindi papansinin ng binata dahil sa ginawa niya at pinagsasabi. Heist! Loka ka kasi, Ariana! Gawain ba yun ng matinong babae?
Hindi ka talaga nag-iisip na mabuti. Inis na inis niyang bulyaw sa sarili. Naroon siya sa loob ng CR, naliligo. Doon din siya nagmumukmok at nilabas ang inis sa sarili. Hiwalay ang CR sa bahay nila Rosie bagay para minabuti niyang ilock ang pinto at magdala na rin ng damit sa loob para doon na rin magbihis. Gabi na rin at nakasanayan niyang maligo kahit gabi. Habang nagsasabon siya ay hindi talaga siya makapag-move on. Mas lalo siyang nainis sa sarili na sana hindi na lang niya sinabi iyon kay Cole. Gusto niya tuloy umiyak. Wala mang sinabi ang binata pero para sa kanya, bastard na siya. Ewan ko sa iyo, Ariana. Umuwi ka na lang ng Maynila at mag-move on. Gigil niyang sabi sa sarili at binanlawan ang katawan. Patapos na rin siya at sinuot ang kanyang undergarments tsaka nagtapis ng tuwalya. Ilang saglit pa ay natigilan siya. May kung anong tumutunog sa bubong. Katunog iyon ng butiki. Pero mas hamak na malakas ang tunog niyon kumpara sa butiki. Napalunok siya. Kinakabahan. Isa sa mga tuko ang kinatatakutan niya. Iyon kasi ang dahilan kung bakit siya nahimatay noon at muntikan na rin mahulog sa treehouse ng ama niya. Napapikit siya at mariin na nanalangin. Relax. Hindi iyan tuko, tama? Butiki lang. Butiki lang. Mangingiyak-ngiyak niyang sabi tsaka nagdahan-dahan na pinihit ang seradora ng pinto. Ngunit pagdilat niya ng mata, tumambat sa kanyang harapan ang hindi kalakihang tuko. Nakalabas ang dila nito at nakatitig sa kanya. Napasigaw, nagwawala rin siya dahil sa takot. At ilang saglit pa ay biglang bumukas ang pinto at walang sabi-sabi na payakap na siya sa taong sumaklolo sa kanya. Nanginginig. Pilit siyang pinapakalma ni Cole. Ang binata ang sumaklolo sa kanya bagay para kumalas siya mula sa yakap niya. Mabuti na lang din at matibay ang pagkakatali niya sa tuwalyang tapis niya. Inumin mo muna itong tubig para kumalma ka, Ariana. Pasensya ka na talaga, iha. Hindi ko alam na takot ka pala sa tuko. Wikang paumanhin ni Aling Amelia, bagay na ikinangiti niya rito. Maraming salamat po. Ayos na po ako. Malumanay niyang sagot. Nakapagpalit na rin siya ng damit. Naroon sila sa sala at nag-aalala ang mga ito sa kanya. Katabi niya si Rosie at hinahagod nito ang kanyang likod. Naku, Bes, mabuti na lang talaga dumating si Cole. Kararating ko lang kasi at nakalimutan kong sabihin sa iyo na nakatakas sa hawla ang alagang tuko ni Papa. Si Papa kasi eh, sa dami pa naman ng pet na pwedeng alagaan, ang tuko pa. Ani Rosie, bagay na ikinangisi lamang ng ama niya. Natawa ng pilit si Ariana tsaka iniwas ang tingin kay Cole. Grabe kasi kung makatitig ito sa kanya. Akala mo ay hindi siya naiinis dito. Napangiwi siya. Bakit naman siya maiinis kay Cole? Samantalang wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Dahil sa naiisip niya, napabuntong hininga na lamang siya ng malalim. Pasalamat nga siya kay Cole dahil iniligtas siya nito sa tuko na yon. Dahil kung nagkataon na wala ang binata, malamang tigok na siya dahil sa takot. Nang sumunod na araw, hindi na siya nagpresentang ihatid ang pagkain ni Cole. Medyo hindi pa kasi siya okay, bagay na ipinagtaka ni Rosie. Bahagya nitong sinalat ang noon niya kung may lagnat ba siya. Maayos at normal naman ang temperatura ng kanyang katawan. Dinamdam mo talaga eh, no? Malay mo, nahiya lang sa'yo si Cole. Kilala ko yon. Sasabihin yon kung wala siyang pagtingin sa isang babae. Inirapan niya si Rosie, tsaka napanguso rito. Kahit na no, dapat sinabi na lang niya. Direct to the point kumbaga. Ako naman na si desperada kung ano-ano na lang inilabas ng bibig ko. Rosie, nakakahiya. Naiiyak niyang amin sa kaibigan. Natawa si Rosie dahil sa sinabi niya. Humagik-gik ito tsaka kinulikot ang cellphone nito at may tinawagan. Uy, Ador! Kailangan kita ngayon. Nasaan ka ba? Ani Rosie sa katawagan. Natulala at naiwang nakaawang ang bibig ni Ariana. Kayo na ba ni Ador? Usisa niya kay Rosie. Tipid ng ngiti at saka tumango ang kaibigan niya bago ito sumagot. Oo, sinagot ko na siya. At saka, almost 2 years na siyang naghintay sa akin. Kaya hindi naman ako sa in-denial queen para hindi ko sabihin na mahal ko rin siya. Since high school, may gusto na yun sa akin. Umawang ang labi na tumango si Ariana. Natutuwa siya para sa kaibigan niya. Wow!
hindi ka na pala single ngayon. Pero bakit mo pala tinawagan si Ador? Saan pa kayo pupunta? Kuryosidad niyang itinanong sa kanyang kaibigan. Mag-outing tayo. Isasama ka namin para hindi ka ma-bore dito. Huwag ka mag-alala. Hindi natin isasama si Insan. Baka kasi mailang ka. Napilitan siyang umuo kay Rosie kahit hindi naman siya interesado sa pupuntahan nila. Nakaimpake ang mga damit na dadalhin niya nang magsandali sa kanya si Rosie. Wala kasi roon ang mga magulang niya. Ang inay Amelia mo, hindi ka ba magpapaalam sa kanya? Usisa niya rito. Kunuway noon lang na pagtanto ni Rosie. Ay, oo nga pala bes, nakalimutan ko tuloy. Pwede bang ikaw ang magpaalam kay inay? Naroon siya sa kubo ni Cole, sinamahan niya si Tatay Gamong. Nagulat siya dahil sa sinabi ni Rosie. Please, kapag ako kasi ang pupunta roon, hindi yun maniniwala. Bahagyang umangat ang kabilang kilay niya at napangiwi. Hindi kasi mapagkakatiwalaan ang sinabi ni Rosie dahil minsan na siya nitong naloko. Subalit kalaunan ay wala na rin siyang nagawa kundi tahakin ang pilapil patungong kubo. Kunot noo, sinilip niya ang paligid. Parang wala namang tao roon. Tapos na rin kasi ang taniman kaya wala roon ang mga magsasaka. Aling Amelia? Aling Amelia! Tawag niya sa inay ni Rosie. Walang sumagot, bagay para lumapit siya sa kubo. Mula sa loob, lumabas si Cole. Nakatopless ito, mukhang kakagising lang din. Wala si Aling Amelia rito, Ariana. Bakit po pala siya hinahanap? Nangamatis ang mukha ni Ariana. Hindi magawang titigan ng diretso ni Ariana ang binatang kaharap. Nang malaman niyang wala pala roon ang hinahanap ay kaagad siyang tumalikod at aalis na sana nang mabilis na nahawakan ni Cole ang pulsuhan niya. Natigilan, bumilis kaagad ang tibok ng puso ni Ariana na parabang hihimatayin siya sa kaba. Ariana, dumito ka muna sandali. Samahan mo muna ako. Hindi kasi magandang pakaramdam ko. Tila hinaplos ang puso niya. Hinarap niya si Cole at saka kinapa ang noon nito nang hindi nakatitig sa mga mata nito. Mataas nga ang lagnat ng binata. Umaapoy ang init niyon bagay para mag-alala siya rito. Magsuot ka kasi ng damit? Pumasok ka na muna. Bakit ka ba kasi rito nagpahinga? Makakasama sa iyo yan lalo na at malalanghap mo ang mga medisina. Pagtatalak niya sa binata. Tanging pagngiti lang ang tinugon sa kanya ng binata. Isinuot pabalik ni Cole ang damit nito tsaka naupo habang nakasandal ang ulo nito at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Nag-aalala, tinapik ng mahina ni Ariana ang balikat ng binata. Pansin niyang hindi pa nito ginagalaw ang pagkain nito na nakahain sa ibabaw ng lamesa. Bahagya rin siyang naupo nang maayos nang imulat ng binata ang mga mata nito tsaka siya tinitigan. Akala ko umalis ka na. Ani Cole sa mahina nitong boses. Tinarayan niya ito at saka sinamaan ng tingin. Sira ka rin, no? Sabi mo, samahan na muna kita. Halika na, tumayo ka na riyan. San ba kasi si Tatay Gamong? Bakit hindi ka na lang kaya umuwi sa bahay mo? Nang tumayo si Cole ay muntik pa itong masubsob at mabuti na lamang ay nakaalalay siya rito. Sumubsob ang mukha ng binata sa balikat niya, bagay para mapainda siya sa sobrang bigat ito. Panay kalabit nito sa braso ng binata at nangangalay na siya, ngunit hindi tumutugon sa kanya ang binata. Noon niya lang napagtanto, nahimatay na pala ito. Hirap na hirap siya nang ihiga niya ang binata. Pinawisan rin siya ng malamig nang ipwesto niya ito para makahiga ito ng maayos. Pinapahirapan mo pa ako? Hindi naman kita pwedeng iwan dito mag-isa. Naisambit niya habang binabasa ang extra t-shirt na nakasabit sa gilid. Tinarapuhan niya ang mga braso at mukha ni Cole. Pigil hininga siya nang tumapat sa katawan ng binata ang kamay niya para hubaran ito ng damit. Nang magawa iyon ay nanginginig ang kamay niya habang tinatrapuhan ng basang damit ang binata. At kalaunan ay bumaba ang lagnat ito. Bagay para makahinga siya ng maluwag. Nang imulat ni Cole ang kanyang mga mata ay gabi na. Nadatnan niyang nakatulog si Ariana. Nagkasinat siya mula pa kahapon at hindi niya alam ay lumala ang pakiramdam niya. Hinaplos niya sa mukha ang dalaga nang hindi tumatapat ang palad niya at saka napangiti. Bahagya siyang huminga. Ang ganda pa rin kasi nito kahit tulog at mas lalo siyang humanga sa dalaga. Noong unang kita pa lang niya kasi rito noon, naging hindi maganda ang impresyon niya ngunit kalaunan ay nag-iba ito.
Napangiti siya at maingat na binuhat si Ariana nang hindi ito magising. Tinahak niya ang pilapil at saka sa bahay niya dinala ang dalaga. Nang magising si Ariana ay nagtaka ito kung nasaan siya. Sinagot niya ang tanong nito at pinaliwanag sa dalaga ang rason niya. Isa pa ay gabi na rin. Mahimbing lang kasi ang tulog niya kaya hindi na lang siya nito inabalang gisingin. Bumungad kay Ariana ang masasarap na pagkain. Nakahain ang mga iyon sa hapagkainan. Bagay para kumalam ang kanyang sikmura. Natawa si Cole tsaka inayang maupo ang dalaga. Hindi gaanong kalaki ang bahay ng binata. Sakto lang, walang gaanong mamahaling gamit bukod lang sa TV at ref nito. Si Tatay Gamong ba ang nakakasama mo rito? Ang inay mo, nasan ba? Usisa ni Ariana nang nasa labas sila at kasalukuyang naupo sa tumba-tumba. Ang totoo, si Tatay Gamong nga ang kasama ko. Pero wala siya ngayon, naroon sa anak niya. Ako lang mag-isa sa bahay nito. Hindi ko rin totoong ama si Tatay Gamong. Kaya tatay ang tawag ko sa kanya ay dahil siya ang nagpalaki sa akin. Natutop ni Ariana ang kanyang labi, tsaka hindi na nagtanong pa. Baka sumama ang loob ng binata kapag dumaldal pa siya. Salamat nga pala sa pag-alaga sa akin, Ariana. Pasensya ka na rin kung nasungitan kita noon. Kalmadong sabi ni Cole. Napangiti, lihim na natutuwa ang puso ni Ariana. Kinikilig siya sa hindi malamang dahilan. Wala yun. Paano? Ihahatid mo ba ako pauwi sa bahay nila, Rosie? Pag-iba niya sa usapan. Akma siyang tatayo nang kaagad na hinawakan ni Cole ang kamay niya. Napatitig siya sa binata at kita niya ang walang emosyon nitong mga mata. Ariana, ayokong maging girlfriend ka. Narinig niyang salitang lumabas mula sa bibig ni Cole. Bagay para makaramdam siya ng kirot sa puso. Tila binuhusan siya ng isang balding yelo dahil sa sinabi ng binata. Natawa siya at nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi pa siya umaamin pero ang kapal naman ng mukha nitong ipamukha sa kanya na wala itong gusto sa kanya. Ang kapal mo rin, no? Bitawan mo nga ako? Bakit? Sinabi ko bang gusto kita? Singhal niya kay Cole at hindi na niya napigilan pa ang damdamin. Bumuhos ang masagana niyang luha at pilit na inaalis ang kamay ng binata sa pulsuhan niya. Nginitian lang siya ng binata na mas lalong ikinagalit niya rito. Ang kapal mo, Cole! Gwapong-gwapo ka sa sarili mo, ha? Wala naman akong gusto sa'yo! Nanggagalaiting asik niya at sinampal ito. Hindi na napigilan ni Ariana ang mapahikbi dahil sa inis niya sa binata. Muli siyang tinawanan ni Cole bagay na ikinasama ng mukha niya nang titigan niya ito. Anong tinatawa-tawa mo? Masaya ka na na pinamukha mo na isa akong desperada? Umiling si Cole. Hinuli nito ang kanyang kamay. Bagay na ikinawaksi niya sa braso nito. Pero nayakap na siya ng binata. Bumuhos ang luha niya dahil sa sama ng loob. Pinaglolo ko siya ng binata. Kailangan kita, Ariana. Gusto ko tang pakasalan. Ayokong maging girlfriend ka dahil gusto ko tang makasama sa araw-araw. Napipi siya at tila nabingi rin. Nalilito at bigla rin nagwala ang puso niya. Kumalma siya at bahagyang inilayo ni Cole ang sarili mula sa kanya. Nakangiti ang binata nang titigan niya ito. Kinunutan niya ito ng noo tsaka sinamaan ang tingin. Anong sabi mo? Pinaglolo ko mo ba ako, ha? Hindi ka pa nga nanliligaw sa akin? Pag-aasawa na kaagad? Nanlaki ang mga matang wika ni Ariana. Inilapit sa kanya ng binata ang sarili nito tsaka ngumisi ng pilyo. Doon naman tayo pupunta, Ariana. Isa pa, hindi ako marunong manligaw. Nihiyang amin ni Cole. Gustong matawa ni Ariana at ang kaninang inis niya ay pinalitan ng kakaibang pakiramdam. Para bang may paru-paro sa tiyan niya dahil sa tilig. Tinaasan niya ng kilay si Cole tsaka ito tinarayan. Bakit kasi may pahinto ka eh? Baka mamayan yan, pinaglolo ko mo lang ako. Patay ka talaga sa akin. Gulat at halos ayaw huminga ni Ariana nang bigla siyang inilapit ni Cole sa kanya at inilapit ang mukha nito sa kanyang mukha. Halos mag-abot ang tungki ng kanilang ilong dahil sa ginawa ng binata. Ariana, tinatanggap mo ba ako? Mahinang usal ni Cole at titig na titig ito sa kanyang mga mata. Lumawak ang ngiti sa labi ni Ariana. Nagniningding din ang kanyang mga mata
habang tumatango rito. Please, Ariana. Gusto kong marinig ang oo mo. Mahina at halos pabulong ni Cole. Oo, Cole. Tinatanggap ko. Mahal kita, Cole. Mahal kita. Dahil sa sagot niya, mas lalong lumapit si Cole sa kanya. Hinawakan nito ang mga pisngi niya habang direktang nakatitig sa mga mata niya. Nakaramdam siya ng kaba sa ginagawa ng binata. His presence. There's something to it. In a snap, they're kissing each other. Damang-dama ng dalawa ang bawat paggalaw ng kanilang labi at maririnig ang mahihinang ungol sa pagitan ng kanilang mga halik. Ang gabi ay puno ng pananabik at pinagsaluhan nilang dalawa ang init ng bawat isa. Dalawang buwan, isang simpleng kasal ang inalay ni Cole kay Ariana. Naging masaya naman ang pagsasama nilang dalawa. Kahit hindi payak ang buhay na ibinigay sa kanya ng asawa, ay naging masaya siya sa piling nito. Ang mahalaga kay Ariana ay makasama ang taong naging dahilan kung bakit naramdaman niyang espesyal siya at protektahan. Nang may naganap sa kanilang dalawa, kinabukasan din iyon, si Cole na rin ang nagpresenta sa tiyahe nito na papakasalan siya sa madaling panahon at pananagutan siya nito. Hindi naman tumutol ang tiyahe nito sa gusto ni Cole, pati na rin sa desisyon nito. Masaya rin si Rosie nang malaman nito ang nangyari. Mahal, pupunta lang ako sa clinic. Medyo sumama kasi ang pakiramdam ko. Halos isang buwan na rin akong hindi dinadatnan. Paalam ni Ariana. Mahal, gusto mo bang samahan kita? Baka kasi mamaya, mahimatay ka na naman. Nag-aalala lang ako sa'yo. Tugon ni Cole habang nakaalalay sa kanya. Huwag na, isa pa. Gapasan ngayon, kailangan ka rito. Kasama ko naman si Rosie. Nakangiting sagot niya sa asawa. Hinalikan siya ni Cole sa kanyang noo at pumunta sa labi niya ang halik nito. Nakangiti ito habang sa tiyan niya nakaturo ang kamay. May laman na kaya ito, mahal? Nakangiting pilyo si Cole. Natawa si Ariana. Nagiging makulit at pasaway ang asawa niya sa tuwing siya ang kaharap nito. Hintayin mo lang at magpapapregnancy test ako. Nakangiting tugon niya rito. Muli siyang hinalikan ni Cole at umulit pa ito ng halik. Walang sawa niyon hinahalik-halikan ang labi niya. Sa isang kilala at malapit na clinic nagtungo sina Rosie at Ariana. Matapos timbangin at i-check ng doktor ang blood pressure ni Ariana ay kinuhaan siya ng impormasyon. Pinakiusapan siyang pumwesto ng higa para sa susunod na gagawin. Inutusan din siya ng doktor na itaas ang bestida niyang suot dahil may sapin naman. Napasinghap nang lumapat sa tiyan niya ang malamig na gel. Kaharap niya ang malaking screen habang tumutunog ang heartbeat na nasa sinapupunan niya. You're pregnant at kambal pa! Nakangiting balita sa kanya ng doktor. Walang mapaglagyan ang tuwa niya, lalo na nang ibalita niya kay Rosie ang pagbubuntis niya. Halos mapatalon ito sa tuwa. Oh my! Tito Mommy na ako! I'm sure mas matutuwa si Cole kapag malaman niyang buntis ka! Hindi napigilang na isambit ni Rosie. Naiiyak habang tumatango si Ariana. Masayang masaya siya at sana hindi na mawawala ang saya na iyon. Excited na akong ibalita kay Cole na magkakaanak na kami, Rosie! Matutuwa sila Mom at Dad! Aniya at nang mabanggit ang kanyang mga magulang ay napawi kaagad ang ngiti niya. Paano kung biglang dumating ang mga magulang mo? Paano na si Cole? Naitanong ni Rosie sa kanya. Bagay na ikinatahimik niya at ngumiti rito ng peke. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ano nga ba ang gagawin niya? Pero sana, ipaglaban siya ni Cole bilang asawa niya. Sana lang, hindi magalit sa kanya ang asawa niya kapag malaman nito na mayaman siya at hindi tendera ng mga isda ang mga magulang niya. Kinabahan, napakunot ng noo si Ariana nang madatnan ang mamahali na dalawang kulay itim na sasakyan. Nakaparada ang mga iyon sa bakuran nila bagay na ipinagtaka rin ni Rosie. Bago iyon sa kanyang paningin. Hindi na lang din pinansin iyon ni Ariana at nagtuloy-tuloy lang sa paghakbang papasok. Ang pagkumpulan ng mga taga roon ang nadatnan niya sa kanilang bahay. Dumagundong ang takot na kanina pa niya naramdaman at saka tinakbo ng loob ng bahay. Subalit, nanlaki ang kanyang mga mata nang madatnan sa loob ang ama niya. Galit na galit ito habang nakaluhod si Cole at nagtamo ito ng bugbog at pasa sa mukha. Tinakbuhan niya ang asawa
at yumakap rito habang umiiyak. Baba! Please! Don't hurt him! Pakiusap niya sa ama nang muli sana nitong hatawin ng sinturon ng asawa nito. Leave, Ariana! I want to kill this bastard! Gigil na wika ng ama niya. Please, Baba! Mahal ko si Cole! Huwag mo siyang sasaktan! Huwag mong saktan ang ama ng mga apo mo! Pagmamakaawan niyang sigaw sa ama niya. Kapwa na tigilan, mas lalo lang din tumindi ang galit ng kanyang ama. You're such a disgrace in the family! Leave that man and marry your fiancé, Ariana! Asik ng ama niya. Humagulgol at yumakap si Ariana kay Cole. Tila gulat na gulat ang asawa niya. Cole, I'm sorry. Please, huwag kang magalit sa akin. Mahal na mahal kita, please. Pakinggan mo ko. Nanlamig, ramdam ni Ariana ang paghawi ni Cole sa braso niyang nakayakap. Luhaan, tinitigan niya ang asawa. Sumama kasama mo. Malamig na tugon ito. Napailing si Ariana at yumakap ng mahigpit. Humikbi siya sa bisig nito, pero kusang kinalas ni Cole ang mga braso niya at sapilitang inalis ang yakap niya. I'm sorry, sir. Makakaasa ka. Hindi ko guguluhin ang buhay ni Ariana. Madiin na naiwika ni Cole sa ama ni Ariana. At last, alam mo kung saan ka lulugar. Hindi magawang tingnan ni Cole si Ariana at siya ang umalis para iwanan ang asawa. Cole! Cole! Huwag mo kong iwan! Huwag mo kong iwan! Sigaw ni Ariana at takmang hahabulin ang asawa ay mabilis na siyang pinigilan ng mga tauhan ng kanyang ama. Dahil sa labis na nadarama niya, ay bigla siyang nahimatay sa bisig ng isa sa mga battler ng ama niya. Puno ng hinanakit, puot at galit ang nadarama ni Cole. Bagay para ibunton niya ang galit sa mga gasakong palay na nakatambak sa bodega. Nagwala siya at naiyak sa sama ng loob. Hindi man lang niya mapigilan ang ama ni Ariana. Ang masakit pa ay nagawa rin siyang lokohin ang asawa niya. Hindi man lang niya inamin sa kanya ang totoong katauhan niya. Jim! Bakit Ariana? Bakit? Pagwawala niya. Naroon si Rosie, matamang nakatingin lang sa kanya at hinihintay lang ang pagkalma niya. Nang kumalma si Cole, hindi na rin inaksaya ni Rosie ang oras na ilahad kay Cole ang totoong dahilan at rason ni Ariana. She's supposedly marrying you, Li Wei. Sa'yo nakatakdang ikasal si Ariana at wala siyang alam tungkol sa pagkatao mo, Cole. Kaya siya nagpanggap para makatagpo ng lalaking magmamahal sa kanya kahit mababa ang estado sa buhay. Bakit hindi mo siya kayang paniwalaan? Mahal mo siya, hindi ba? Gigil at may galit na sumbat ni Rose. Napahilamos ng kanyang mukha si Cole. Kaya rin siya lumayo sa kanyang mga magulang at piniling sumama kay Tatay Gamong ay dahil pinipilit din siyang maikasal sa anak ng business partner ng kanyang ama. At si Ariana pala iyon. Pinsan niya sa ina si Rosie dahil magkapatid ang kanilang ina. Tatlong araw na rin simula nang makabalik ng Maynila si Ariana. Kahit na anong alok sa kanya ng pagkain ay hindi niya iyon tinitikman. Alalang-alala na rin sa kanya ang mga magulang niya at baka mapaano pa ang anak niya. Gusto niyang magalit sa kanyang ama. Pero wala na rin dahilan iyon dahil mismo na rin si Cole ang nang iwan sa kanya. Muling pumatak ang luha sa kanyang mga mata at sumama ang loob niya para sa asawa. Ngayong araw ang itinakdang araw ng kasal nila ni Li Wei. Matagal nang preparado ang kanilang kasal kaya nang makabalik siya ay mas napaaga pa ang kanilang kasal. Suot niya ang white-shaped heart-line wedding gown. Ang mommy niya ang nagsuhestyon na iyon ang susuotin niya kaysa sa tradisyon na red gown. Si Li Wei rin daw ang may gusto na isuot niya ang white wedding gown. And white is a symbol of purity and is widely embraced as a symbol of love and new beginnings. She heaved a sigh. Nang bumukas ang malaking pintuan ng venue ng kasal, isang elegante at espesyal na kasal ang bumungad kay Ariana nang itapak niya sa red carpet ang mamahalin niyang takong. Naroon ang mommy niya. Naiiyak ito habang nakatingin sa kanya. Ayaw niyang tingnan ang kanyang ama maging ang pamilya ng lalaking pakakasalan niya. Nangilid ang luha, naiusal niya sa hangin ang ngalan ni Cole. Na sana, naroon ito at pipigilan ang kasal at itakbo siya palayo.
Subalit, buong pagtataka, nahagip ng kanyang paningin si na Rosie at ang mga magulang nito. Naroon din si Tatay Gamong. Bakas sa mukha ng mga ito ang ngiti at tuwa. Tipid na ngiti lamang ang pinakawalan niya. Wala si Cole. Wala ito para ipaglaban siya. Nang tuluyan siyang makalapit sa lalaking nakatayo, hindi niya iyon binigyan ng pansin. Hindi niya magawang titigan ito at nakatago lamang ang mukha niya sa belong suot niya. Subalit nakapagtataka, pamilyar na pamilyar sa kanya ang presensya ng lalaking nasa tabi niya. Nang maramdaman niya ang palad nitong nakahawak sa kamay niya, ay tiningala niya ito. Gulat at nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin ang kaharap. Nangilid ang luha nito, puno ng pagtataka niya itong tinitigan. Cool. Tanging na ilabas ng kanyang bibig at kaagad na yumakap sa asawa. Ako nga, patawarin mo ko, Ariana. Hindi ko rin akalain na ikaw pala ang ipapakasal sa akin ni Mom at Dad. Nagsinungaling ako sa'yo. Malumanay na sambit ni Cole na Liwei ang totoong pangalan. Umiling siya tsaka kumalas mula sa pagyakap mula sa lalaking pakakasalan niyang muli. Napangiti at nakasilay sa labi ang labis na tuwa. I love you. I love you, Liwei Lin. Natawa si Cole at tsaka siya nito hinalikan sa kanyang noo at pagpapakita ng respeto. Ladies and gentlemen, family and friends, we gather here today to celebrate the love between Ariana Chui and Liwei Lin. Today marks the beginning of a beautiful journey, a journey of love, commitment, and unity. As we witness their vows, let us reflect on the profound meaning of this moment. Love, as we know, is a force that transcends time and space, bringing two souls together in a bond that is unbreakable. Panimula ng priest. I give you all that I am and all that I will become, Liwei Lin. Pangako ni Ariana. Isinuot sa kanya ni Cole ang singsing at saka buong pagmamahal siya nitong tinitigan. I pledge to be your constant companion. I promise to be your source of strength, to laugh with you in joy, and to comfort you in sorrow. I vow to respect you as an individual, to learn and grow with you, and to cherish the unique bond we share together. With this ring, I give you my heart, my love, and my unwavering commitment. Napaluha at tumatango-tangong tinitigan ni Ariana ang kaharap. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang asawa niyang mahirap ay ang fiancé niya? As their exchange of vows, puno ng saya ang namayani sa loob ng malaking hotel kung saan ginanap ang kanilang kasal. By the authority vested in me and in the presence of these witnesses, I am honored to pronounce Ariana Chui and Liwei Lin as husband and wife. You may now seal your commitment with a kiss. Nakangiti, inilapit siya ng kanyang asawa. Iniangat nito ang kanyang belo, and Liwei sealed her with a passionate kiss. Nagpalakpakan ang mga witnesses. Halos ayaw na rin pakawalan ni Liwei ang asawa at lagi siyang nakaalalay dito hanggang sa makarating sila sa reception. Wakas! Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig sa mga kwento ng Inday Series. At dahil dyan, shout out po sa ating mga avid listeners kagaya ni na Joanna May Corpus from Kuwait, Roslyn Remolisan from Jeddah, Meredith Olivo from Dubai, Des Dogas from Hong Kong, Marilu Sabangan from Dubai, at hello din to Family Emilio and Soriano ng Bayambang, Pangasinan. Hello din to Rosemary Arsalin from Kuwait, at shout out din to Melanie Cervantes from Hong Kong, Renren De Montaño from Abu Dhabi, Betty from Saudi, and Senior Mom from Santo Domingo, Ilocos Sur. Muli, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli po, ingat!